mangauri ng kaklase mo sa accounting. So, before anything else, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video kung nagustuhan nyo ito. So, disclaimer lang, ito po ay mga pawang opinion lang ng inyong tagapagsilata. So, let's start! Una, hambog. Sila yung matatalino kaso mga hambog. Pinagsasabihan pa tayo nila, kunwari sasabihin nila, sir, nag-aral ba kasi kayo? Hindi kasi kayo nagbasa, kaya ganyan. Kaya hindi kayo pumapasa eh. Magbasa kasi kayo. Ganon, may mga ganon tayong kaklase, guys. O di ba, imbis na tulungan nilang tayo, ayaw nilang tumulong. Tapos ang lakas-likas nilang magsalita ng mga ganito, ganyan, side comment, hindi tayo nag-aaral. Mga bobo tayo, sila na matalino. Sila na, di ba? O, yun yung number one. Hambog na matalino. Number two, pahambol. Yan naman po yung mga kaklase nating nape-perfect na lang yung school, yung quiz natin, yung exam na binibigay ng teacher, tinatanungin mo, kamusta exam mo? Sasabihin niya, ganito. Talagang nag-aabang ka pa kasi ang tagal pa nila sabihin, di ba? Naghihintay ka. Tapos sasabihin nila, sasabihin mo na lang, ano pa score mo? Sasabihin niya, 100. Kaya sasabihin mo, hindi mo alam kung pahambol ba or ano, yung ganun-ganun. Tapos, kunwari, sabihin pa niya, hindi pa nga ako nakapag-aral. Ang dami ko hindi na-aral. Hindi ko alam kung bakit ako na-perfect. Ewan ko ba? Ganun. Hindi natin alam kung pahambol lang ba siya. O. By the way, ganun, may kaklase tayong super humble pero pumapasa at nape-perfect pa. Number 3, kakabakaba, hashtag the praning. Ayun, yan naman yung mga kaklase nating pagdating pa lang sa school. Basa ng basa, ano pa bang ginagawa, memories na memorize. Tapos magsasabi na kung kinakabahan ako, quiz na, hindi ko pa na, wala pa ako nababasa, wala pa ako naaral. Chapter 1 pa lang nababasa ko, agad chapter 2 yung quiz natin, paano ba yan, hindi na ako papasa. Talagang broadcast sa buong kaklase natin na wala siyang inaaral, kinakabahan siya, ganun. Pero pagbigayan na ng result, 75 over 100, 85 over 100. Ganun yung mga score niya. O, di ba? Wala daw siyang inaral pa. Tapos kabakaba pa siya. Tapos i-broadcast pa niya. O, di ba? Pag nalaman pa ng mga kaklase natin yung score niya. O, di ba? Oo, ganun. Siya pa yung kinakabahan. Ang taas-taas pala ng score niya. Number 4, the leader. The leader. Okay, bizarre. Lumalabas ang ating mga dugong bughaw, guys. Ayun. Number 4, the leader. Ito naman yung mga handang tumulong sa mga katulad nating nahihirapan. Yung nagkoconduct ng mga group study, may gumagawa ng group chat, nagtatatag ng mga activities, para lang matuto tayo. Ayun, sila yung mga parang binayaan ng mga matalinong utak at mabait na puso. Sila yung mga the leader. Number 5, bobo ka, beauty ka lang, hashtag, sila yung ganda lang. Oo, may mga pogi tayong mga kaklase, mga magagandang kaklase, na hanggang ganda lang sila nga, hindi man lang nila alam, at hindi, ewan ko ba, tapos mapapaisip ka, hindi ko naman nilala, pero mapapaisip ko minsan, ano to, bakit ganito, bakit ano. Tapos yung parang meron kang sasabihin, ano score mo? Tapos sasabihin pa, I'm so shocked. I have a grade. Sasabihin, ano grade mo? I got 5 over 100. O, diba? Oo nga, o, diba? At least masaya sila, kahit na 5 lang over 100 sila. Hashtag, ganda ka lang. Number, pang ilan na ba tayo? Ayun, basta magbilang na lang kayo. Basta nakakalimutan ko, diba? Accounting pa man din tayo. Ayun, isa pa, the businessman. Hashtag, tulungan kita, kikita ako. Ganon, may kaklase tayong, tutulungan tayo,
para magkaroon sila ng kita. Sila yung mga binihiyaan din ng utak. At, pero hindi binihiyaan ng bulsa. Kaya ang gagawin nila sa'yo, sige, gagawin kita ng assignment. Papakopyain pa kita. Huwag ka na lang maingay, Pepro. Gagawin kita ng projects. Ano pa ba? Ano pa ba gusto mo? Oh, 50-50 lang. Ayan. Yan yung mga kaklase natin, the businessman. Next is, no paki, pakikuba. Hashtag, Bobo Chill. Ayun. Sila yung mga nasi-zero sa quiz. Pero chill lang. Pagdating mo pa sa room, wala lang, chill lang. Pagdating pa, sasabihin, oh, anong gagawin natin mamaya? Saan tayo pupunta? Ah, bukas na to. May milk ting bagong bukas doon. Oh, saan ba tayo? Tara! Ano, huwag ko yung masyadong na problema. Accounting lang yan. Basic lang yan. Pero pag exam, ayun, 0 over 100. Sila yung mga bobo, chill lang. Next! Natatawa ko sa sarili ko. So, yun. Next! The plastic. Mapikon, mapankon, wari. Hashtag, di daw nag-treat you. Sila yung mga kaklase natin, guys. Na unang-una, tinatanong natin, nag-review kayo? Hindi ako nakapag-review. Wala akong time kagabi. May ginagawa ako. Nilalaglant ako. Masakit dyan ko. Nagtay ako kagabi. Hindi ako nakapag-review. Ewan ko, bahala na. So, pagdating ng test result, ang taas ng grade. Hashtag plastic. Next. Matibay ako. Matibay ako. Kaya ko to. Hashtag the hopeful. Ayan. Marami tayo yan. Tayo yan eh. Feeling ko tayo yun eh. Yung nakaka 3 over 50, 5 over 100, pero still hoping. Nag-aaral pa rin ng mabuti. Kaso lang talaga, minsan yung mga kinaya lang ng brain cell, hindi talaga may pasa-pasa. Pero nagbabasa na lang ng mga videos, nagbabasa na lang ng mga comment, ng mga successful story mula sa mga naging CPA na nakapasa sa board exam, nagkaroon ng business, nanonood ng inspirational videos. Kasi minsan may pang-internet na sila, kaso hindi talaga kinaya ng utak natin. Pero anong hashtag natin? Hashtag hopeful. Next, the last but not the least. Kopi ko, Blanca, Nescafe, Creamy White, etc. Hashtag, kapilang laman ng utak. Ganon. O diba? Dahil sa pagpupuyat natin, hindi aminadong nakakagastos tayo ng pangkape. Napiperahan tayo ng mga mall, ng mga SM, ng mga tindahan natin, ng mga karinderya dahil kape tayo ng kape. Pero hindi natin maintindihan kahit ganong laklak natin ng kape. Kapi lang ang pumapasok sa utak natin. Yung exam hindi pumapasok sa utak natin. Kaya ang hashtag natin, kapi lang ang nasa utak natin. So ayan guys, ang mga uri ng kaklase mo sa accounting. Kung may nalaman ka pang ibang uri ng kaklase mo sa accounting, mag-comment below at pag-usapan natin yan. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo ulit at manood ng video sa description box below. O yan na, thank you! Hashtag accounting student.